good morning. Ang oras, alas 9:45 sa buntag. Nandito ako sa taniman ko. Ito, medyo lumalabas na yung mga pinunda ko. Sana tuloy-tuloy na itong ubas ko. Buhay na. Ngayon, maluha ako ng kumpus o at saka ano, at saka urea. Maghanap ako kung saan nakaimbak ako ng mga urea. Kukuha ako ng isang timba. Isang timba na kumpus. Tapos urea konti lang. Pwede na siguro to. Masay ganito. At ako'y maghahanap. Maghahanap ako ng yung mga kompos, yung mga tae ng baka. Titingnan ko na rin yung mga ang ubasan doon kung ano na, tumutubo na ba ang ubas doon. Lagay kita sa bulsa. Diyan sa may lalim ng puno ng olive na yan, maraming nilagyan nila ng kompos yan, mga tae ng baka. O dito lang kaya ako kukuha. Pupulutin ko yung mga tae ng bakang ano. Mga tuyo naman, hindi naman siya madumi. Tingnan ko muna dun sa pinag-imbakan noon. Yan, mga tae sa baka, yung mga itim sa ilalim mo. Ito malaki oh. Kaya ng baka. Hindi naman ito nakakadiri dahil tuyo naman siya. Hindi naman didikit sa kamay mo. So kailangan talaga maglinis ng kamay pag kara uwi sa bahay. Ayan pa may malaki. Ito yung olive tree.
kanya dalawa. Ito. Ito tayo ng baka. Ito galing to sa Riyadh. Galing to sa bakahan ng kumpanya ko. Tudurugin ko na lang to sa doon sa ano. Pagdating doon, dudurugin ko to. Tapos iano ko sa puno ng mga tanim. Ito, malaki. Parang bato. Ito, nilalagay ito dito gamit yung sprayer, parang sprayer sa ano, kagaya ng mga urea, ilalagay doon sa loob ng ano, ilalagay sa loob ng sprayer. Oh, sprayer man yata tawag nyo. Tapos panda rin, umiikot. Parang binabalibag pina, binabalibag itong ngatay ng baka sa gilid. Ngayon, kumukuha ako. Kailangan sa tanim ko. Pawin ako, puno na. Puno na yung timba ko. Mamaya na lang ako pupunta doon sa ubasan. Urea. Ubasan. So, may anak ng Yuriya.
hindi pa gumagapang yung tubas. Pinuputol kasi sa naglilinis dito ng itong punong ng olive nililinisan. Ngayon, pinuputol nila yung ano, tubas. Yan o. Ah, kaumpisa pa lang o. Dito ako nakakuha ng marami. Dati. Dito ako nakakuha ng maraming ubas dati. Shout out GR de la Cruz. Yung kaibigan ko dito sa Saudi dati. Ito ubas o. Wala pa. Umpisa pa lang pala. Pagaya doon sa bago kong tanim. Ganun talaga pala. Alak ko marami ng dahon, no. Dati na nakuha ko dito marami. Ito ay seedless. Yun ang ginagawa kong pasas. Puno o, oh, pinapatay. Kaya pala, ano. Ayan o, oh, ayan, puno yan o. Oh. Ito, dami din ako nakuha dito. Puno ng ubas. Kalalabas lang din pala ng mga dahon, kaya pero yung sa akin, sigurado hindi pa, ano yan. Itim yung ubas na galing ng tabok. Biligay ng kaibigan doon. Mga Mayo, Hunyo, yun, mayroon na pwede nang mamitas dito. Ito na, dami yung mga green na yan. Pag-umpisa lang ng dahon. Ito may malaking tae ng ano, baka. Kukunin ko, sayang. Ilagay ko sa ano. Ito. Nailagay sa garden ko. Ito, laki. Taka kayo na maraming tae ng baka dito na wala namang wala man tayo nakikitang baka, tae lang meron dahil sa yung bakahan ng kumpanya ko nasa Riyadh. Sa Riyadh yung bakahan kasi ang produkto ng kumpanya ko fresh milk, mga laban gawa ng gatas ng baka. Ito
dito yung nag-i-spray ng mga mga prutasan. Ito yung pump. Sila ang nag-i-spray sa mga tanim na ano, yung mga olive tree, mga prutas, sila ang nag-i-spray. Nilalagyan nila ng gamot yan. Dito ang maraming ubas itong street na to. Saan ubas yan o. Yun, papunta ron. Hukay ito, nilalagyan ito ng tubo. Pero hindi natuloy yung project. Hindi na rin tinakpan. Walang urea doon na mga gamot doon, iba. Kaya nila ni inimbak yung urea. Urea. Ito lang muna. Ito lang muna kukunin ko. Durugin ko yan. Tapos abuno ko sa tanim ko doon, gulay. Mabilis naman tumadurog kasi dati na itong durog. Nabuo lang to dahil sa pinaglagyan na sako. So, puno na naman. Puno na naman ako. Marami pa dito. Marami pa dito. Tandahan lang. Dami pa. Miss mo dito, bay? Yan o, dala na naman ako ng tayo ng baka. Para
sa tanim kong gulay. Kasi kung hindi tayo magkipag, hindi tayo makatipid sa pagkain, pang-ulam, gulay ang maraming sustansya. Nakaraang taon ng kalabasa ako tumitimbang ng 5.5 kilo. Pero yung binhi ng kalabasa ko ngayon, ano, hindi ko pa nakita to, parang ibang klaseng kalabasa naman, pero mukhang malagkit sa picture lang. Dagdag pa pala ako ng langis kasi mata nito diretso.
kagatid ko lang to sa manokantong mga gulay na kusura. Pagkain ko sa manok. Empleyado. Halo-halo dyan. Mga India, Nepal, Bangladesh, Pakistan. Ako ng konti. Galing ako sa ano, galing akong Ilagnat, Pusipol. Ganoon talaga dito pag ano, magpalit ng klima. Galing sa malamig. Papunta na naman sa taginip. Ayo. P. Wahid. Dak mapi. Mapi. Ana ibga simsim mo. Dak. Dak. Enta pi? Ana wala bisikyo. Ha? Ito yung kanin na sinain ko na sunog dahil wala akong pang-amoy. Wala pang naitlog. Sa akin dito, isa lang. Eh, umapo. Buti na puntahan ko. Umapo ang tubig. So, ihalo dito. Yan.
Ayan, diretso ako kung saan yung may urea. Mayo onyo ar mayroon na namang makakain yung prutas dito. Dito pinag-isipan ako kung anong gagawin nila. Ito, namulaklak na yung pits. Maganda ang kulay ng bulaklak ng pits. Ito may bunga na pala. Maliliit. Ito ang una na bulaklak siguro. Ito may bunga na yung pits. Ito yung bunga ng pits. Para itong mangga. Medyo maasim. Maasim-asim sa pag ilaw pa. Pero pag hinog, matamis ito. Ito, malaki at malawak itong taniman ng pits. Ito yata ang nauna. Magkukulay ito ng kulay pink pag malaki na. Yan, patay na yan. Yung na yan, prutas na yan. Na hindi naalagaan yung tubig. Kasi yung tubig niya malayo yung ito, kagaya niya nasa puno. Buhay siya. Yun, walang tumutulo. Siyempre mamamatay yung kahoy pag walang tubig. Ito naman, ito yung olive. Katatapos lang ng harvest nito. Namulaklak na naman ang nito September. Harvest nito September, October, November. Ito, namulaklak na naman Olive tree. Ito yung langis na mahal.
bahalang isang bote nito. Dito mga pits dito doon sa kabila yung plums, apricot, shout out sa mga viewer, kahit konti lang. Yung lugar din sa mga Granada fruit, yung tinatawag nilang Granada, nandun pa sa malayo-layo pa. Ito ano lang to, pinabulaklak lang, pinaano to, ang kinukuha, ang purpose nitong mga tanim na to, bulaklak lang kasi nandito yung ano sa honey. Ito yan ang mga kahon sa honey. Mayroon din ditong pabrika ng honey, ano, mga ano sa Bisaya pa, liguan, mga liguan. Yan. Maliit lang ang planta dito sa ano, sa honey. Yun, hanggang doon, no? Ang dami doon, no? Nandoon ang mga kahon kagaya noon, kagaya noon. Doon paikot yan kasi itong prutasan pag namulaklak, daming ano doon kumukuha ng ano yung honey, doon kinukuha nila sa mga bulaklak. Yan, pinatay na yung mga prutas doon, dito pinatay na rin ang prutas. Matanda ng prutas, pinapatay na kasi maliliit na lang ang bunga. Shout out ulit sa isang viewer. Oh, shout out Rich Gambo. Namiss ko na kayo dyan. Pasensya na kayo ha, nagtatagalog ako dahil marami akong kaibigang Tagalog. Kaya para maintindihan sa lahat, alam ko naman na nakakaintindi kayo ng Tagalog. Kasi nasa school naman natin yun. Pakita ko kayo tsura ko. Hindi ako nagmask kasi wala namang mga tao dito. Pero pag nandiyan ka, nasa tumpukan ka ng tao, magmas ka. Baka mahawa ka sa sipon o ikaw makahawa kasi may sipon ako. Ito kaya paos-paos na ako. Hi, Rich Gambo. Regards sa lako dyan, sa lahat. Mga bata mo dyan. Puro na yata may asawa yung mga anak mo. Ayun, doon pala ako magkuha ng urea. Na lilibang tuloy ako. Doon, no?
yun, di pala to urea. Kaya to. Shout out sa bats ko kay Lordy Luna. Luna Gudia. Wala man di ay kuan diyan. Urea do sa una diha man. Wala na, finish na, wala na akong makuhang urea. Kasi sa loob, nandyan sa loob may urea dyan, budi ka na yan. Wala, wala namang tao. Ako dadaan sa kabila kasi nandoon yung maraming kahon-kahon ng ano, honey. Kaso lang dito na ako. Dito ako dadaan sa may greenhouse. Baka may urea dito. Yan yung mga kahon. Yung mga kahon-kahon. Para sa dito mga bulaklak. Dito mga bulaklak. Kaya masarap ang honey dito.
sobrang tamis. Ayun, oh, nag-harvest sila. Kateriji. Mahirap pumunta doon dahil binulabog. Eh, baka ako ang kagatin doon. Wala akong protection. Yung dalawa na yun mayroon. Yun ang ano nila. Ano kaya yung mga parang may mga itlog? Mas may pausok yung umuusok na yun. Yun siguro ang ano ng ano. Para hindi lalapit yung mga hani. Yun, nawa para pausok. Binabuksan. Binabumba pala. Siya, mayroon din siyang pausok. Katir, oh. Hari, ada, Iji. Katir. Wita harbis, ada. Hari, Syar. May itlog na nilalagay. Saan nilalagay yung mga itlog? Mahirap kasi lumapit eh. Baka kagatin. Pausok para mahilo yata yung mahilo yung mga ano pubuyog oh. Oh, dami oh.
Yun din ang ginagawa ng isa. Sila ang maintenance dito sa honey. May lumapit sa akin. Oh, dami oh. Lumalapit. Pag binulabog kasi yung bahay nila, ano, magliparan sila. Ito yung greenhouse. Yan ang greenhouse, oh. Yan. Greenhouse yan, oh. May mga, ano yan, may mga gulay. Sa loob yan, may mga, ano, mga seedling. Mga seedling ng olive. Yun, iniikot ko kayo sa greenhouse. May tubig parang para pag sa taginit. Taginit na. Yan, hindi mainit sa loob. May mga similya dyan ng ano, mga pananim. Ito yung water treatment. Ito pwedeng mag-igip ng inumin tubig. Ang sa loob. Ito ano kaya to? Okay. Ang damo. Hindi na pwedeng makadaan pa dito. Iikot sana ako. Subukan. Ah, mayroon. Itong prutas na to. Pits ulit to. Ito, pits. Oh, may bunga na. May mga bunga na. Salamat kau. Ito may bunga na ng ano, yung pits. Ano. Pag tang harvest nito mga June, May June. Malawak itong prutasan dito. Ito, apricot. Yan, prutasan yan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon. Prutasan.
araw Afrika. Ikutin ko lang tong ano. Ito mga pananim. Pakita ko sa inyo sa loob. Ano kayang tanim yan? Ah, yung ano? Yung gamot. Wala kasing butas. Sinarado nila. Ito butas. Oh. Saan ba yung camera? Ah, dito camera. Karami yan. Ito bulaklak ng ano. Paprikot. Paprikot. Saldi! Di kaya Olive ada Saldi? Olive? Olive pala tong brand, ano to? Seedling na to? Ano? Mga olive pag ano na to ililipat na doon sa taniman yeah. Lawak sila ang caretaker dito mga Bangladesh. Nag-expa na yung bago akong dating dito, wala pa to eh. Nako, sarado. May natumbang nabuwal kasing kahoy. Oh. May nabuwal na kahoy. Maalis sa gilid. Ito, nabuwal oh, sa hangin, sa malakas na hangin to, nabuwal. Nabuwal yung pine tree. Iniikutan natin tong kuhan. Tong greenhouse. Para makita nyo yung ano, fountain dito. Ito yung ito yung supply ng tubig. Fountain. Pwede ka maligo dito. Kuha ka lang ng tabo. Ayan. Ang nagpapanda rito ito. Yan. Yan ang bomba galing sa ilalim ng tubig, ilalim ng lupa yung ano tubig puso at dito ito na siya yan.
Pwede ba rin ko dito magkano lang, magtabo-tabo. Ano? Shout out Marijoy. Ano ito? Ito yung bomba, ito yung supply, water supply doon sa itong mga tanim na to, itong mga, yung mga olive na yan. Yan, olive yan. Ang laki ng plantation ng olive dito. Tapos, ang nag, saan galing yung tubig dito? Binubumba yan papunta doon sa mga hose na sa ilalim ng olive. Yan. Excuse me. Maraming ganito dito. Ito lang ang dito sa may malapit sa ano, greenhouse. Hindi ko lang kabisado kung anong number dito. Anong number ng kan kasi ang trabaho ko. Powerhouse. Eh, umikot lang ako dito para mapakita ko sa inyo na ito ganito mga kababayan. Ganito ang water supply sa ano dito sa mga pananim kasi kung direkta doon sa galing ng muto, galing doon sa makina, kung direktang ano doon maraming buhangin. Kaya parang ang buhangin nasa ilalim mga bato-bato. Ginawa nila 'to. Ang tubig dito sa ilalim, yun ang binubumba. Papunta naman doon sa may filter doon. Oh. Tapos, i-distribute na yan doon sa paniman. Dito na tatapos ang ating live coverage. Bye bye mga kababayan, mga kaparintihan, higalaan sa Bisaya, mga amigo, amiga. Salamat sa panonood niyo. God bless you. Bye-bye.